from you a school mom? Oh my God, it's already her coming out and you're still like really shy about it. Here we go, ladies and gentlemen. She is the newest cool mom for Cool Fever, Miss Christine Hermosa Soto. And look, she's got a surprise. Hello, Vin Soto. This is Vin Soto. Hello? My cue card is been prepared. Hi, how are you? So please have a seat. Hello, magandang hapon po. Masyado silang na-starstruck sa'yo. That's why they're all so quiet. Okay, so how are you, Christine? Hi, Vin. Hello, greet everyone. Okay, shooting the commercial, the TVC, you encountered all these different challenges. I mean, right now, I'm shy, mag-greet, diba? You're having a challenge right now. So tell us all about that. What were some of the challenges that you encountered? Actually, before the TV shoot, I've really been praying that, Lord, please, cooperation from Vin. Tulad po nito na, you know, good mood siya and all that. Well, thank God naman, on that day, everything was just so perfect and super good mood siya. Say cool, cool. But he certainly looks cool. Parang kailangan mo po ata ng isa pang microphone. Alright, no, he looks really cool. Should we get you another mic? Yes, parang ilang kinanet talaga. Okay. So, apart from the challenges from the TVC, and as you said, that went really, really well. But as a mom, I'm sure you encounter a lot of challenges as well. Mas lalo na when the kids get sick. Whew. Hello? This one is for you. This is all part of the program. Yes. It's to add spice and let's drama. Let's enjoy and have right. Fun. It's just to add spice and drama. Actually, every day is different. First, of course, pag nagkakasakit ang bata, di ba? Moody, ganyan. So it really helps kapag, to be honest with you, I use School Fever talaga. Even before pa kami maging endorser. So it helps kasi instead of, you know, traditional way na meron kang towel and water or ice, ganyan, mas mabilis, mas convenient kasi may Cool Fever. Yeah, because it's safe, effective, so easy to use. You were saying, like, pag towel, paminsan pa, ibabasa mo yung towel. Yeah. You have to wet it, and then you have to squeeze out the excess water. That's true. Or kunyari, nasa travel kayo, di ba? And yes. You can't just find a basin and towel. Exactly. Exactly. So you can put it in your purse, and you're done. Yes. Fantastic. Okay. And hindi lang yun ang challenge, marami pa po, pero hindi ko masasabi sa isa. Yes. So we'll start off with that. Vin. Right? He knows how to hold his cue cards for branding. I like that. Magsalita. Yes. Hindi lang siya nagsasalita ngayon. Okay, so as Christine has shared, it's really so much easier to take care of your kids, your infants especially, with a TLC that they need with Cool Fever. Yes, and when you have the right tools talaga. Exactly. So now, we have a lot of moms in the house here, and especially for a lot of people who will be sharing this on their blogs, in the newspapers or whatnot, their friends, what advice can you give moms in particular? You know, you're a celebrity and it's supposed to look like you don't encounter challenges. Na ang ganda mo lang. Wow. Right? Thank but you. Now we're seeing that you encounter dasal lang po yan. Prayers every day. Right? And a bit of blow dry. So what advice can you give other moms, like especially when their kids get sick? First of all, don't panic. Actually, pag nandiyan naman yung love, you know, right, magagawa mo lahat. Nothing is impossible. Exactly. And of course, prayers, di ba, na you'll have that wisdom talaga na you'll be able to take care of your children talaga. And how about, like, let's say when I have, what's the go-to solution? Kasi hindi po pwede na laging
laging you'll go to the doctor for mga simple like fever and hindi naman siya talagang kailangan dahin. You know, yun nga, have the right tools, diba? Have the wisdom. Kumbaga, pray for wisdom also what you have to do. And yun nga, dapat always have cool fever in your homes. I know, I think that's what mother's intuition is all about, right? Yes. Sometimes you can't bring them to the doctor and all you have to do is to self-medicate. Yes. And moms always know best for their kids. Yes. Because other moms, they panic right away and to get doctor agad. And then, yes! Baka he'll say the whole thing! When they get to the doctor will just, you know, give them also kung ano man, paracetamol and ganyan. So, kaya nga, don't panic. I don't mean to sound insensitive, but it's actually quite adorable to see this moment between the two of them. Isn't it? It's actually quite cute. So thank you so much, Christine. Thank you for sharing all that information with us and all your experiences, you know, experiences within your children and advice for mommies. So thank you so much. Thank you so much. And thank you, Vin, for joining us. Thank you. Can you wave? Hi, Dada. Hi, Nams. Wala talaga. Alright. Okay, thank you so much. Nagulo namin yung stage nyo. Na-experience mo na ba na, let's say, si Finn or nagkaroon ng ganong issue na nagulilak na siya and you didn't know what to do? Yeah, na-experience ko na sabay-sabay sila. Oh, what happened now? Ah, wala naman. Kailangan mo lang kumalma kasi syempre, ang pinaka, yun nga, nagpa-panic parents talaga, di ba? Okay. So, kasi pag nagpanic ka, wala. Masisira ang discarte mo. So, you just really have to relax, pray, na yun nga, God will give you wisdom, and then do what's necessary. Aside from, at which point sa motherhood did you feel na, I'm okay, kaya ko na to, and Up until now, you know, na-feel ko pa rin minsan pagka medyo kinakabahan ka, and kaya nga talagang, sa totoo, si God lang talaga. That's keeping me together na kaya yan. Basta, Lord, always protect us. Syempre, ang hirap ng mga sakit-sakit, especially lately, ang daming mga viruses and all that, ang daming iba-iba na. So, yun lang talaga. Kaya nga, prayers lang talaga and yun, wisdom talaga that you know what to do. If ever man, you'll know bago pa lumala. Diba? Kayo ba ni Oyo, when you're with your kids, parang nakikita niyo ba sarili niyo as becoming like showbiz parents someday or ano oh, ba? No. Talaga, oh no. Napaisip tuloy ako bigla. Hindi. Actually, yung mga anak ko, yung eldest ko, medyo may signs na yun. Nagusto niya talaga. And even my daughter. Kasi siguro nakikita nila na ginagawa namin. So, na-amaze sila pag nakikita nila kami sa TV, ganyan. Or pag may commercial sila, ganon. So, natutuwa sila. Of course, pag ginusto naman ng mga anak namin, basta tapos sila mag-aral, you know, yung foundation nila intact, we'll support them. So aside from using cool fever, what measures do you take in subsiding your children's fever? Paracetamol. May iba pa ba? I have also essential oils. Yeah. Anything so cool fever, of course, that's number one naman. I have that in our house. So anytime pagka meron silang fever, yun muna. And then when it goes down, or pag hindi pa rin umano, dun muna bibigyan ng gamot. Or pag hindi pa rin, dali mo na sa hospital. So what was the most alarming case that you encountered when they had a fever and how did you deal with it? Actually, recently si Andrea had parang 49, nag-umabot siya ng 49 point something. So yun, na-alarm talaga ako nun. So wala na. Nag-panic na ako. Dinala ko na siya sa hospital. Pero yun pala, virus lang. So, Gano'n kaka-hands-on being a mom? Very hands-on. Wala naman kaming ibang maasahan, but you know, kami ni Oyo talaga. Mm-hmm. Ibig sabihin ba niya na talagang malilesen na yung mga showbiz ano exposure mo? Matagal because lang nalesen. Ngayon na lang ulit bumalik. After Bagani ba, may susundan pa na projects? Gusto ko, I love to work naman, I enjoy my job, pero yun na nga, yung schedule talaga, hindi ko naman masasacrifice syempre yung family ko pagdating sa, they need me eh. So, yun lang. Pagka okay naman yung schedule, maluwag yung schedule, okay yung
What I mean is yung sa shows, ganyan, mm-hmm. walang problema. Gusto ko pa rin talaga mag- But for kids, you have discipline strategies now for them? Yes. Kailangan, you have to discipline your children as early as possible. Pag may signs na of yung parang gusto nilang, they want it their way, kailangan mo nang i-discipline talaga. So, they get the rod. Pagka ano, pero tipit lang. Sinong good cop, bad cop sa inyo ni Oyo? Pareho kami, iba-iba eh. Minsan siya yung, hindi Han, discipline mo na. Kailangan na, kasi nakailan na eh. Kumbaga may warning na, tapos hindi pa rin nag-obey. Ganon, or pag may times naman na ako naman yung, ay hindi Han, hindi ko, hindi po pwede. So, kailangan ano kayo eh, kailangan in agreement kayo in disciplining your child. Hindi po pwede na yung isa gustong mag-discipline, yung isa, okay lang yan, o hindi po pwede talaga. Especially nowadays, ang dami rin, you know, influences around na hindi mo na masabi eh. So talagang you have to really, yung foundation talaga as a family and yung foundation kay God should be really intact. With four kids, you still have time for me time? I have to. Baka mamatay ako pag wala. Hindi, kailangan. You have to find time for yourself din talaga. Of course, ang daming, sa buong pamilya, ang daming nangangailangan ng oras ko. Oras ni Oyo. So, we have to have time for ourselves, we have to have time for each other, we have to have time for the family as well. So, kailangan talaga. How do you usually spend your me time? Me time? May napaisip talaga ako, me time? Sa mall? Hindi, normally naman, nails pa lang, low maintenance naman ako, so buti na lang. Isn't going back to showbiz, how is it working with Liza? Kasi parang, di ba, isa rin siya sa beautiful face. Ay, super na, naman. Batang-bata, very fresh. Siya daw yung younger version mo, ano masasabi mo daw? Ay, ang ganda. Oo naman. How is it working with her during the time? She's, mukha, well, nung nakatrabaho ko siya, alam ko na she likes what she's doing. Nakikita ko. So, yun, she's very approachable naman, mabait na bata. Yun lang in this industry kasi you have to have talaga wisdom. And, you know, yung marunong ka manindigan. What advice can you give her? Number one, put God in the center of your life. Yun ang unang-una talaga. And then, kailangan may dignidad ka. At saka integrity. To say no and say yes. Kung ano man yung mga projects na gagawin at yung mga projects na hindi gagawin. So, meaning, ako kasi, sarili ko namang conviction to. You know, I always want to please God in everything that I do. So, kaya pinipili ko yung mga projects ko. I cannot just say yes to everything. Gusto ko maging magandang ehemplo sa mga kabataan, sa mga, sa bagong generasyon. Nakikita mo ba yung sarili mo sa kanya ng bata, kabataan? Merong konti. Pero hindi like naman every. Very innocent eh. Siyempre naman, innocent naman ako ng kapanahulan ko. Yeah. Very innocent, you know, parang siguro there are times na oo lang din siya ng oo sa mga projects kahit na pagod na siya. Ganun din ako dati. Pero yun na nga. Kaya nga, di ba, you have to take care of yourself also. Siguro kaya rin may time na, siyempre na-burn out din ako, di ba? Medyo, Christine, Star Magic, ABS-CBN Ball on Saturday. How, what are the preparations? Are you guys... Yun na nga. Are you coming? Sorry, but I can't. Hindi ako nakapag-prepare. But, of course, I would love to sana. Medyo kong mahaba-habang preparation. Pero, yun, pero there's invitation. Yeah. We're invited naman. Christine, yun, Oyo, yung parang bonding niya sa couple is yung mga love for outdoor biking. Yes, how did it start? And, ano, did he influence you? Ano? Actually, kaming dalawa, kasi nung time na nag-start yun, it started with mountain biking. Tapos, we didn't know na we're gonna like it. And then, nung finally, nalaman namin na, uy, enjoy pala tayo na nagbabike. Tapos yun nga, nag-mountain bike. Yun na, hanggang sa nagkaroon na ng iba pa. Tapos ngayon, naging motocross na. Do you have any rules for him na parang dapat ganito ka when you go to the... dirt bike. Kailangan meron eh. Kumbaga, you have to know what you're doing. Hindi ka pwedeng sige lang ng sige. Kumbaga, yun na nga. Kumbaga, if you're in doubt, don't do it. Diba? Kasi may times talaga na, you know, hindi lang maayos yung pakiramdam mo. For that day, kahit na alam mo namang kaya mo. Pero, medyo hindi ka, huwag kumpiyansa. Parang ganun. So, yun lang. At saka safety. Kailangan yung gears niya, laging ano talaga. Kung babalikan ng showbiz, ano, Christine, ano yung gusto mong gawing
genre ng acting kung sakali? Wholesome. Any, basta wholesome, huwag masyadong drama. Yun. Draining yun eh. Baka pagdating ko sa mga anak ko, malakot na yun. Is being open pa to more kids or are you stuck? Yeah, if it's God's will. Your eldest son is turning 10 years. Thank you so much. Has he been exposed to social media already? No. No gadgets kami talaga at home. When will you be letting them? We're letting them naman watch once in a while, pero Netflix, and kami talaga pumipili what to watch. Hindi namin sila inaalaw na they can freely touch our phones or yung mga phones ng mga yaya, hindi talaga pwede. How do you avoid favoritism among the four kids? Iba-iba sila ng character, very, pleasing yung mga personality ng mga anak namin. So, wala kaming favoritism. Kumbaga, kung sino yung nangangailangan ng attention or ng oras at this very moment, binibigay namin kung ano yung kailangan. Lastly, may susundan pa ba si Vin kung sakali? Hindi ko alam eh. Bahala na si Lord. Pero may plano pa rin ba? We want to have another daughter. Ay, hello ate. Sabihin mo sa kanila, gusto mo ng sister? Gusto niya. Gusto niya kasi talaga. Okay. If not for her, okay na ako. Pero gusto niya ng sister. Sabi niya, all boys, always na lang. They're so gulo. Ganyan-ganyan. Pero yun nga, she wants another So, kung Lord, please, kung bibigyan mo kami talagang babae. Babae. Para lang sa kanila. Okay. Thank you.